Samantala, June, pag-usapan natin itong tila na baliwalang ilang linggo na pag-iimbestiga ng IIRC panel dahil sa alam naman natin, di ba, na marami sa mga inirekomenda na kasuhang kriminal naging kumbaga administratibo na lamang. Mm-hmm. At ang malupit pa dyan, yung ilan, nakalusot pa sa kahit na ano na kaso. Kaya nga dyan, Connie, bukod dun sa mga pagkakaiba, yung administratibo mm-hmm. o yung kriminal, naging mm-hmm. administratibo lang, mainam na himayin ito. Himayin yes. itong nangyari nitong linggong ito. Itong pinakaabangang paglabas ng sinasabing approval o rekomendasyon o kung anong ginawa ng Malacañang mm-hmm. dun sa rekomendasyon ng IIRC. At makakasama natin ngayong gabi ang ating resident analyst na si Professor Winnie Monsod para dito. Magandang gabi po, Professor. Good evening, good evening, John. Good evening, Connie. Alam nyo, what is the point of having an independent fact-finding commission pero i-disregard lang ang recommendation nito? And what is the point of constituting an incident investigation and review committee tapos i-disregard rin ang recommendations nito? Tinatanong ko po ito because in the course of these past 2 days lang, President Aquino has done exactly that. And it gives rise to doubts as to the quality of the decision-making process, the competence and the integrity involved. Halimbawa na lang, yung Incident Investigation and Review Committee, yung IIRC, na binuo ng presidente para alamin ang buong pangyayari sa Manila bus hostage crisis, timbangin ang naging aksyon ng polisya, mga government officials involved at media, at mag-recommend ng aksyon sa mga makikitang nagkasala o may pagkukulang sa insidente. Sa loob lamang ng 15 araw, natapos ng IIRC ang kanilang investigasyon, magme-marathon hearings pa sila. So, on September 17, isinumite nila ang kanilang report sa Pangulo na agad-agad naman ibinigay ng Pangulo sa Chinese government. Pero, sa halip na isa publiko noon ang mga rekomendasyon ng IIRC, aba, ipinasa ng Pangulo ang report sa kanyang Executive Secretary at sa kanyang Chief Presidential Legal Counsel, ang tatawag natin dito ay ESLC, para i-review at gumawa ng final recommendations. Alam niyo, mga kapuso, this action left the President wide open to the charge or to the suspicion that ifinorm lang niya itong ESLC para ma-review yung IIRC only because ang IIRC found his friends and allies culpable. And therefore, ang suspicion is that there was going to be a whitewash. And sure enough, the review of the review, which took even more than half, as much longer than the original review, seems to have done just that. Whitewash the culpability of friends and allies. At saka, ang malungkot nito, the President seems to have accepted that second review in toto. Binaliwala talaga niya yung IIRC recommendations. Bilang inyong analyst, kinumpara ko po ang report ng IIRC sa ESLC, yung Presidential Legal Counsel. Sa inyong mga screen, makikita ninyo na halos pareho sila sa mga rekomendasyon pagdating kina Police Chief Superintendent Magtibay. Yan. Police Chief, Police Director Leocadio Santiago Jr. Tapos sa Police Chief Inspector Santiago Pascual. Tapos sa Ombudsman, Merceditas Gutierrez, both required bringing them to the House of Representatives for possible impeachment. Tapos sa media rin, particularly si Erwin Tulfo at saka si Michael Rogas of RMN-DZXL. As well as yung tatlong major TV networks. Ayan, pareho sila dyan. Okay? Then merong mga superficial differences. Yan, maliit lang yan. For example, yung IIRC nag-recommend na in the case of Deputy Ombudsman Emilio Gonzalez, that its findings be referred to the Office of the President for determination of possible administrative offenses. Ang ginawa naman ng ES,
IIRC, inag-recommend nga sila that he be charged with gross neglect of duty and possible gross misconduct. Oh, meron pang isang another artificial difference na in-include si SPO2, Gregorio Mendoza, ng ESLC in the list of those charged. The IIRC did not include Gregorio Mendoza because he was already facing charges with respect to the incident. So that difference is very superficial. Another person who was included in the list of ESLC na wala naman sa IIRC ay si Jake Maderaso for sanctions by the KBP. Kasi, because the IIRC naman determined na hindi naman culpable si Maderaso kasi spokesman lang siya. Okay? And the final superficial difference was with respect to Police Superintendent Orlando Yebra. Sabi ng ESLC, ad hoc at negotiator lang siya. Kaya very kailangan less culpability. Ang sabi ng mga ng IIRC, naku, chief negotiator yan, kesa ad hoc o hindi. And therefore, he was fully culpable. Ayon. So, yan ang superficial. Now, we come to the major differences. Ayan, the first has to do with the general principle. Yung IIRC nagrekomenda for all the government and police officials involved na kailangan may preliminary investigation na i-conduct by the appropriate government agencies for any possible criminal liability arising out of the administrative offenses. Ano naman ang ginawa ng ESLC? Aba, binigyan sila ng complete absolution. Ni-absuelto lahat from any criminal liability. Kaya, tutuloy-tuloy, may rise of questions yan. Did the ESLC conduct their own preliminary investigations? If so, kailan? Paano nailam na ma-absuelto yan? The second difference has to do with the findings regarding presidential sidekick Rico Puno, tapos yung very close ally si Mayor Fred Lim, tapos si then PNP Director General Jesus Versosa na may utang na loob yata si Pinoy because Versosa risked President Arroyo's ire when he said during the campaign that the PNP would not participate in any cheating during the May elections. Okay? Tapos kasama rin dyan, parang inexplicable pero magiging klaro yan later, si Vice Mayor Isko Moreno. As you can see from the table, ayan ha, the ESLC cleared Versosa, Puno, and Moreno, while the IIRC recommended for Versosa less grave neglect of duty, for Puno gross negligence, and for Isko Moreno negligence. No, not for Lim negligence, respectively for the first three. All right. No, I'm sorry. While the IIRC recommended Lim to be charged not only administratively, but criminally as well. Kasi for dereliction of duty daw, at saka gross negligence. Anong ginawa ng ESLC sa Lim? Naku, parang slap on the wrist lang. Simple neglect. So, ang tanong dyan, why were the two sets of recommendations as different, parang night and day? Ayan. Alam nyo kasi, ang rationalization na ginamit po ng ESLC with respect to Versosa and Puno, ang sabi nila, yung hostage-taking incident was a local matter, not a national matter. Kaya si Versosa at saka si Puno, wala silang dahilan kung bakit mag-i-involve sila. Kasi local lang yan. Dapat hindi sila magmete. Ayun. Obviously, the IIRC thought that it was a matter of national interest and therefore Puno and Versosa should have been involved. Ngayon, with respect to Lim, ano ang sinabi ng ESLC? Aba, naku, medyo mahirap to go to greater lengths to rationalize why Mayor Lim's sins of omission and commission were only simple neglect. Remember, IIRC said that he was criminally liable and administratively liable. Now, let's go to Isko Moreno. Bakit siya na-clear? According to ESLC, even if Moreno and Lim declared that Moreno, as vice mayor, was vice chair of the Crisis Management Committee,
Sabi nung ASLC, hindi, hindi klaro ang manual dyan. Kaya, walang real responsibility yung vice mayor. Walang culpability. So, ayan po ang diferensya. Ano sa tingin ninyo? Maging mapanuri. Kilatisin ang mga issue. Ako po, si Winnie Monsod, on cue.